Huwag yun napansinin yung buhok ko kasi pag paggupit ko lang. Tapos ganito yung itsura ng buhok ko pag bagong gupit tapos walang wax. Siyempre, bakit naman ako mag-wax eh nasa bahay lang naman ako. Good day, this is Mark and welcome to my vlog. Today's vlog, may i-share ako sa inyong simpleng paraan lang para in case of emergency, ready to go na tayo agad. Ito ang what inside my emergency bag. Actually, marami na ako nakikitang ganitong vlog na lalo na ngayon is nasa panahon tayo ng tinatawag natin COVID-19. In case of emergency, for example, kahit ngayon, alam ko naman na bawal maglumabas, pero in case na kunyari, kailangan nyo is lumipat at isang bitbitan lang, dala-dala mo na siya agad. Hindi ko ini-encourage gumamit kayo ng mga branded na bag. Kahit anong bag na meron kayo, pwede nyong gamitin din yun. So, meron din akong extrang maliit na bag. Yung dito lang siya sa shoulder ko. Ito siya. Ganito siya. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nakalagay kong gamit dito in case of emergency. Ito na lang yung bibit-bitin ko pati itong bagpak ko. So first, papakita ko sa inyo. So start na natin in 3, 2, 1. Yung bag ko, actually kaya akong bumili ng ganitong bag in case na siyempre pag bagpak ang gamit mo, makakalkalin mo pa siya. Ito, kukunin mo lang. So, papakita ko sa inyo kung anong laman ng Coach Belt Bag. Inuulit ko, guys, hindi ko ini-encourage na pumili o bumili kayo ng mga branded na bag. Kahit anong bag, sling bag, or backpack mo, basta malalagyan siya ng mga emergency kit or emergency na gamit mo, okay lang din. So first is, yun, nandito yung point first ko. Siyempre, nandito rin yung mga cards. Hindi yan mawawala. And then, nandito yung isa pang key holder. Thank you so much pala sa All Legit Manila. Sa kanya ko nabili tong pre-love na Balenciaga key holder. So, yun lang yung laman nito kasi maliit lang naman siya. Ang kinaganda dito, meron siyang lagayan dito. Ay, may resibo pa pala niya. So, pupunta na tayo sa bag. Yung lakas na bag na to. Sobrang yung spacious niya. Tsaka, mukha lang siyang bulky tignan. Meron siyang bulsa dito sa likod. And another bulsa dito, maliit. Pwede yung paglagay ng mga bariya-bariya dito. And then, merong bulsa dito. Dito, ballpen lang naman nakalagay dito. Dito naman, sa pangalawang bulsa, washable mask. Actually, yung kinaganda dito na bili ko ito sa Shopee. Kung hindi ako nagkakamali. Ito siya. Washable mask. Kinaganda dito, yung loob niya is nalalagyan ng ganito. Yung pad. Meron siyang mga libreng pad dito. Second is ito ba? ID, sa company ID namin. Dala ko rin. Another ball pen. Tapos, meron pa palang quintas dito, alahas. And another unisilver alahas din. So, yun lang yung daman dito sa may maliit na pocket. Magpo-proceed na tayo. Actually, dito sa may likod, wala akong masyadong nalagay dito.
in case nilalagay ko dito palagi cellphone. Yung cellphone kong isa is eto gamit ko. Actually, kung mapapansin niyo yung cam kong gamit is yung Samsung A8N kasi hindi ko pa talaga nahanap yung battery ko. And then, wala naman akong time para lumabas. Tsaka, bawal naman lumabas ngayon para bumili. Tsaka, wala ka rin mabibili ng mga battery ng camera din. So, ito, phone ko. Isang phone ko. So, usually, dito ko nilalagay siya sa may likod sa pocket. Para, alam nyo naman, ngayon is naghanap yung mga na-knock or nagnakaw. First na ipapakita ko na ito is yung may extra towel ako dito. Para in case na mapunta ako sa ibang bahay, hindi naman ako makikishare ng towel kasi hygiene naman yun eh. So may towel ako dito. Tapos meron din akong extra pagkain dito, mga cup noodles. Tapos biscuit. And then chocolate din. Tapos, meron din akong extra wallet dito. Actually, sa mga magre-regalo din sa akin, ini-encourage ko sila na kahit mga pouch na lang na i-regalo nila sa akin. Kasi mahilig ako sa mga pouch. Sa mga ganitong wallet. Gusto ko kasi yung gamit ko naka-segregate. Hindi siya yung kalat-kalat. Alam ko kung saan ko kukunin. Ang ginaganda dito sa may ano na to, sa may bag na to, meron siyang extra dito para sa laptop, pero dahil syempre in case of emergency, hindi ko naman dadalhin yung laptop. So, meron ako ditong envelope. Dito nakalagay yung mga checkbook, passbook, mga papers para in case dadala ko sila. Sunod is etong pouch. Etong nag-pouch na to, regalo sa akin to. Actually, dalawa siya. Ito. So, dalawa. First, ito muna. Etong pouch na to, more on nakalagay naman dito is yung mga wax ko, perfume, na meron pa ako ditong yung retainer ko, petroleum jelly, meron ako dito. Yung mga after ko maligo, ito yung ginagamit ko. Sunod is, itong malaki naman. Ipakita ko sa inyo. Itong malaki, ang pinaganda dito, meron siya dito. Pero, yun ako masyado nilalagay dito sa bulsa. Ito naman, yung mga gamit ko, panligo. Like yung mga, napugas ko ng mukha. Shampoo. Kung mapapansin nyo, may toothpaste pa ako dito. Toothbrush. Pang-ahit. And then, toothbrush. Yun, toothbrush. Nangungupahan kasi ako dito sa may Pasay area. So, ayoko naman pag umuwi ako sa amin. Makikishare pa ako. Kasi mas marami na yung gamit ko dito sa Pasay kaysa sa bahay namin dun sa may Pasig. So, meron din akong extra lotion. Tapos, meron akong extra payong. Lalo na yung work ko kasi is nasa field ako. Minsan, hindi ako gumagamit. Madalas, hindi ako gumagamit sa sasakyan kapag alam kong yung pinupuntahan kong kliyente is naaabot naman siya ng, for example, ng MRT, LRT, o jeep. And then, syempre, ang mahalaga ngayon ay alcohol. Hindi mawawala. And then, may extra na damit ako dito. Boxer, t-shirt, and short. That's it. Ilan yung laman ng bag ko. Ay, meron pa pala akong extra wallet dito. Ah, extra cards din. Mga cards ko rin. So, hindi ko sila pinagsasama-sama sa isang wallet kasi alam mo naman, in case na mawala, meron ka pang extra cards na dala-dala. Inuulit ko guys, hindi ko to ginawa itong video na to para ipakita o ipagyabag kung anuman gamit meron ako.
sinishare ko tong video na to para in case of emergency din. I hope nakapag-share ako ng idea sa inyo. Thank you for watching. See you sa next video.